Bring those legs right back. Good girl. Belle was just like a normal kid, living a happy and peaceful life kasama ang mga mahal niya sa buhay, ang kanyang butihing ama at mapagmahal na ina. Masayang bumalik sa pagkabata na wala kang ibang iniisip kundi puro laro buong araw. Tulad ng ibang bata, nagsimula si Belle na matutong maglakad dahil sa tulong ng cradle. Naging gabay niya ito upang makita ng mas malawak pa na kung gaano kaganda ang mundo. Ang cradle ay isang stepping stone ng mga bata para matuto at bumangon ng mag-isa sa buhay. Ito'y gabay upang maging handa ang isang bata sa mga pagsubok na maaring dumating sa buhay. Nang tumuntong si Belle sa edad na 18 taong gulang, ay natuto na siyang mag-ayos at magpaganda. Pero lingid sa kalaman ng lahat, Belle was a transgender woman. At tulad ng mga totoong babae, gusto niya ring maranasan ang magkaroon ng buwa ng dalaw. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Sige lang, yun. Sure? Ari, oh, tapos ari, dahil. Sige. Ari, ari. Dili pa na sa manay. Kira mo ka naman mo kagita ka. Okay lang na ako, bahala. Sige. Mountang si Terjali. Nang mga ayok lang man siya sa nga, nung kalamunggay. Ay, mga ayok lang dali ka lang mong gaya pakuan mo nito. Makawita din. Ha? Anong kuni? Di mo ko mga ayok malang gaya? So, hindi kaya yun na mo ba? Anak ko kagina? Hindi ko pala. Ano yung ba? Kaya mama, tuloy pa ba? Okay, magpangon ko na lang yun. Malapit na lang ko. Just like a normal teenager, Belle was able to experience kung gaano kasarap ang mind love. Pero hindi naging madali ang lahat kay Belle dahil na malaman ni Third na siya ay isang transgender woman, iniwan siya nito at hindi niya nagpakita kailanman. After 15 years, Belle graduated as a summa cum laude and found a stable job. Dito siya sinampal ng realidad at namulat sa kung gaano kahirap at kagulo ang mabuhay dito sa mundo. Bilang isang batang lumaki sa matiwasay na pamumuhay, nahirapan si Belle na harapin lahat ng problema niya. Belle?
at mas lalong gumuho. Naging magulo at mahirap ang buhay niya, lalo na nang mawala ang isa sa pinakamamahal niya. Hello? Ang kanyang ina. Ha? Si Mama? Ay, nato ba siya? Sabi nga nila, ang buhay ay parang isang libro. Hindi mo malalaman ang dulo kung hindi mo ito mababasa ng buo. May mga bagay na hindi kontrolado ng tao. Mga pangyayaring di mo lubos aakalain. At sa puntong ito ng buhay ni Belle, hindi niya na alam kung saan hugot ng lakas para makabangon sa buhay. At sa puntong yun ng kanyang buhay, wala siyang ibang naiisip kundi ang pagod. Pagod na siyang pahirapan pa ng mundo. Pagod na siya sa trabaho at kahit pa sa sarili nito. Nang pumanaw ang kanyang ina, feeling niya nag-iisa na lang siya. Akala niya wala nang nagmamahal sa kanya. Pero niligtas siya ng mga kaibigan niya. Doon niya na-realize na masarap na lang bumalik sa pagkabata. Hindi po puro laro lang na atupag mo buong araw. At wala kang problema gustong takasin sa buhay. Nakakalungkot pa lang maging matanda. Nakakatakot rin dahil sa dami ng responsibilidad na kailangan mong akuin. Dahil sa mga nangyari, nagkaroon ulit sa buhay ng lakas ng loob upang bumawang sa buhay. Despite of those challenges na dumating, mas pinili niyang maging matapang at tanggapin na parte yun ng buhay ng tao. May mga mawawala, pero meron din namang darating. Kaya patuloy lang sa buhay dahil hindi ka nag-iisa sa laban. Marami kang karamay, kaibigan na handang tumulong para makaahon ka ulit sa buhay. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Kaya let it go. Just go with the flow. This is the reality of life. Kaya patuloy lang at huwag sisuko. Dahil lahat ng problema may solusyon. Lahat ng tanong may kasagutan. At mas lalong, lahat ng pagsubok may kapalit na kaginhawahan.